Aayaw talaga magsalita ng anak ko kahit na anong pilit ko turuan siyang magsalita. Ano na nga ba ang gagawin ko? Everyone, again, it's Angelica Lucas and welcome back to my channel. On this video, pag-uusapan naman natin, aayaw talaga magsalita ng anak ko kahit na anong pilit kong turuan siyang magsalita or kahit na anong pag-follow ko sa mga blogs or interventions na nababasa ko at pag-follow ko sa therapies, sa mga advices nila. Ayaw talaga nila magsalita. So, paano na nga ba ang gagawin ko? Sa vlog na ito, ang isi-share ko naman sa inyo sa mga nagtatanong at sa mga, let's say, parang nawawala na ng pag-asa. Kasi, nire-repeat naman nila, napafollow sila ng instruction, tama naman yung mga intervention nila. Pero wala pa rin, paano nga ba nila maituturo sa kanilang mga anak ang makipag-usap, ang magsalita na. These are just 5 simple steps na talaga namang effective at naging effective din para sa amin. Nawalan din kami ng pag-asa before, lalo na nung tapos na namin yung OT. So, sa speech therapy na kami. Tapos, so parang financially, hindi rin kami prepared para ituloy pa yung therapies. So, naisip ko, ako na lang magti-therapy sa anak ko, follow ako ng interventions. And nawalan din kami ng pag-asa kasi tinuturo naman namin yung mga alam kong dapat tituro pero wala pa rin. Pero may mga iba pa rin talagang technique na ituturo ng speech therapy. So it's really important na mag-speech therapy kasi hindi naman natin makikita sa ibang mga vlogs, sa ibang written interventions. Wala kasi yung mga sessions per session. But isi-share ko po sa inyo session by session sa future vlogs ko para makatulong yung mga technique na ito para talaga makapagsalita. So, for now, ito yung mga first na ginawa namin. Top 5 na really important. First is, start play with your kids. Ayaw nilang makipag-communicate sa inyo. Ayaw nilang sumunod. Ayaw nilang magsalita. So, start to play with them. Kapag nakikita nyo yung nakikipag-play na siya sa inyo ng mga iba't ibang laro, let's say yung mga taguan. Kung nakikipag-play kayo sa inyong mga kids, lagi kayong mag-a-ask ng question. Kahit na hindi kayo sinasagot, you need to answer the right answer sa question nyo. At huwag nyo silang pahirapan sa question nyo. So, basic questions lang, answerable by one word or yes or no. So, pag hindi sila sumagot, okay lang yun. And do it as a play. Kasi gusto nila, ayaw nila ng communication, ayaw nila ng study technique. So, gusto nila playing technique talaga. So, start play with your kids as much as possible. Second is sing with your kids. So, minsan, naririnig nyo silang kumakanta ng mga nursery songs, ganyan. Meron namang mga bata na kapag narinig kayong kumakanta kayo, tinatakpan yung bibig nyo. So, ibig sabihin, gusto niya, siya lang ang kumanta. I-appreciate nyo lang siya na, wow, ang galing naman ng anak ko, ganyan. So, build trust lang with your kids. So, start. Yeah, guys, so again, favorite song, kailangan alam nyo yung mga songs na kinakanta nila. Minsan gantahin nyo, pupunta sila sa inyo, tapos kasi tutuloy nila yung kanta. Ganun. Third, this is really, really important, is to speak clearly and slowly. So, kailangan kasi makatch nila yung words na sinasabi ninyo. So, kailangan clear and slowly nyo silang kakausapin. It's everyday at all the time talaga. Hindi pwede yung every time lang na mag-i-study, every time lang makikipag-play. So, it's consistent na kailangan ganun. Clearly and slowly. And yung nakikita nila ang bukan ng bibig nyo para alam nila kung paano nila bigkasin. So, yun guys, kailangan clear and slowly ang pagsasalita ninyo sa inyong mga anak. So, the fourth one, always ask what they like. So, kahit na alam nyong gusto niya ng milk, kailangan pa rin i-ask nyo na what do you like?
ganyan. Para at least naiintindihan niya na, ay, kailangan ko palang sagutin. Hindi ko pala kailangan na kumuha ng sarili kong gatas. Kailangan ko palang sagutin ng nanay ko or kausapin ng nanay ko. Or kailangan verbal pala. So, or kahit hindi siya nakikipag-verbal muna, kailangan pala is pupunta ako sa nanay ko pag kailangan ko ng milk. So, ganun. And, if naman nag-start kayong makipag-usap sa anak nyo, kailangan talaga is one syllable, one word, one syllable, bago kayo pupunta sa word na two syllable, hanggang sa pahaba ng pahaba na yung mga syllable at words. So, unti-untiin natin, wag natin i-gradual na ituro sa kanila. Lastly, the fifth one, kailangan yung tone ng voice nyo is strict. Hindi kailangan ma-recognize ng anak nyo na naging strict lang kayo. Kasi alam nila pag nagkukunwari-kunwari lang, matalino sila. So alam nila pag hindi ka talaga galit. Kapag galit ka na, pero nagkukunwari kang galit. Yung para lang gusto mong sumunod siya. So don't shout. Ito, hindi natin kailangan sigawan ang mga anak natin. Make our voice like strict as possible yung susundin ka nila. But tell it in a very polite, very strict way. So kailangan aralin niyo yung tone of voice niyo sa inyong mga anak. So dito talaga mahirap kasi minsan talaga napapasigaw kami kapag lalo na kapag may ginagawa siyang kakaiba. So, napapasigaw. But, please, lessen that one and just be strict. So, ayan parents, iyan ang ating top 5 kailangan nating ulit-ulitin gawin para sa ikaka-improve ng ating mga anak. At ito talaga ang pinaka-pinaka powerful is don't stop and don't lose hope kasi it takes time talaga. Mahabang proseso. So Reeve is magsi 7 years old na siya but until now hindi pa rin perfect. So may kulang pa rin. So ilang taon na kami from 3 years old. So magko 4 years na kaming nagte-therapy. And dahil nga sa pandemic, ayan, stop yung mga therapies. February, nag-continue na kami ng therapy. But again, we stop kasi para sa safety niya. Kasi nga dahil sa COVID. Sana makatulong ito sa inyo at sa anak nyo para mabilis ang kanilang progress. Thank you for watching on my vlog and see you on my next vlog.